Nako po mga kapatid, ano bang nangyayari kay Lolo Bron? Tila ayaw pa yata ang naging trade nila. Marami nga pong mga fans ang napataas ng kilay dahil tila walang pake ang pamunuan ng Lakers sa season ngayon. Pinabayaan na lang lumagpas ang trading deadline nang wala silang ginawa. Buti na lang na ihabol pa itong si Spencer Dinwiddie. Pero hindi pa rin nakakasiguro ang purple and gold kung sapat na yan sa gustong mangyari ni King James. Malamang sa malamang makakatulong nga po si Dinwiddie sa kakulangan ng LA. Pero ang pinakapunto dito ay kung na-meet ba ang expectation ni Lolo Bron na kung kakayanin o makakaabot na ba sila hanggang kampyonato nito. Malinaw pa nga po sa sikat ng araw ang pagka-prostrate ni LeBron sa kulang na deal na ginawa ng Lakers. At mas lalo pa nga pong lumilinaw yan habang tumatagal. Ayon nga po yan kay NBA insider Joban Buha. Gusto nga pong ma-maximize sana ni LeBron ang potential sa season ngayon. Dahil kahit papano, meron nga po silang mga hawak na pyesa na kung gugustuhin ng LA ay magagamit nila para nga hindi masayang ang taon ngayon. Tila abot langit nga daw ang level ng pagka-prostrate ni LeBron na umabot nga na wala na siyang pake sa hawak nilang 2029 first round pick. Para sa kanya ay gusto niya talagang magamit na ang lahat ng pwedeng magamit para sa season na to. Kahit pa nga 1% lang ang igagaling nila ay papatusin niya nga. Kung baga ganyan nga mag-isip si LeBron. So in short, dapat talaga gumawa ng malaking move ang Lakers kung hanggang saan makakaya. Magkokorenta anyos na nga din po siya. At sumatotal, 22 anyos na nga siya sa liga din yan. Ano? At ang pinakakinakatakutan maging ni LeBron, wala nga pong kasiguraduhan kung magiging healthy ba nga siya next season. At kahit maging si AD, wala rin nga pong kasiguraduhan na hindi mai-injured, diba? Medyo kalkulado nga po ang ginawang sugal din dito ng Lakers. Ano? Hindi nila pinayagan si LeBron na makuha lahat ng gusto niya. Dahil sa ayaw man sa gusto ng lahat. E pwedeng magretiro na rin agad siya kung gugustuhin or lumipat bakod sa team na pupuntahang team ni Bronny. Kaya nagdadalawang isip nga rin ng Lakers na pakawalan lahat ng hawak nila na valuable asset. Samantala tila mas nakakapikon ang banat ni Kevin Durant kay Draymond Green mga kapatid. Matinding bakbakan nga po ang naging labanan ng Phoenix Suns at Warriors. Pero sa huli nasilat pa rin ang Golden State sila KD. Bago lisanin nga ni Durant ang court. E meron pa nga pong pahabol si Green na puro maanghang na salita sa kanya. Bahay niya nga daw to kaya lumayas nga daw sila lahat. Hindi nagustuhan to ni Durant at pailing-iling na lang habang papalabas sila. Pagkaibigan nga po sila off the court. Pero kapag nasa liga na, ibang usapan na nga ano. Nang matanong nga siya sa locker room, dito na hindi nakapagpigil si KD. Parang may hamon pa sa sinabing to ni Durant. Tiyak nga pag narinig to ni Draymond, tiyak na may response din to sa kanya. Ano? Ayon pa nga kay Durant, madali nga lamang daw makita na mukhang magaling si Green sa play na yon. Dahil napakahirap nga daw na ma-shoot ang bola na 0.6 seconds na lang ang natitira. Ito nga po ang matinding banat ni Durant mga kapatid. Basag si Green ito dahil tila bida ang tingin kay Draymond sa gabing yon. Baliwala lang at talagang minaliit lang ni Durant ang play na ganon. Kahit pa nga naka 15 points din si Green sa laban na yan at siyam na assist. Eh hindi pa nga rin po ito sapat para mapuri o makita ni Durant ano. Gayunpaman nahirapan sa depensa ng Warriors si KD na ang dahilan din ay etong si Green. 24 puntos nga lamang ang nagawa niya. 10 out of 25 sa field. At ang pinaka nakaka-prostrate nga po para kay Durant, dalawa lang ang pumasok sa 8 tira nito sa 3. Tapos may kasama pang 6 na turnover. Kahit pa maalat ang laruan ni Durant, hindi pa rin nga po siya magpapatalo sa mga trash talk ni Green. Sasagot at sasagot to kahit pa kanino, kahit pa sa mga fans ano.